Hello, welcome back to my YouTube channel. Hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, like, comment, and share. For today's video guys, gagawa tayo ng cheese. Para na naman to sa Ramadan. Habang nagpapahinga, ito ang gagawin. Cheese, ipapalot natin sa wrapper. Ito, hahatiin sa tatlo. Tatlo lang guys, kasi pag-apat. Masyado na maliit. Paano yan? Ayan yan. Isang palok. Ito guys, oh, pinutol ko yan kasi mahaba yan. Pinutol ko. Tapos, ibabalot natin. Nalagay natin ito. Balutin natin. Ikutin. Natin ito. Close. Ano na ba yun? Nakalimutan ko na guys. Ano ba yun? Lagyan ng kunting arena. Ito yung arena pang dikit natin. Lalagyan natin dito sa box. Medyo malaki yung nagawa. Kalimutan ko guys, paano magbalot. Yung amo ko natutulog. Ano pa yung gagawin ko? Ito, magbalot. Kalimutan ko talaga kung paano magbalot. Ng balot. Ng kiss. Bahala na si Batman. Kayaan ko na lang yung nauna na mali. Double purpose ako guys, oh. Nagbibideo, nagpapahing habang nagumagawa ng cheese at nakikipag-usap sa aking family. Ayan. O, diba? Abroad pa mo. Hindi masasayang oras ko dito guys. Nagbablog. Habang nagpapahinga, nakikipag-usap sa aking magandang anak. Habang yung anak ko naman ay nakikipag-chat habang kausap ko, di ba? Walang sayang na oras. Di ba?
naman ako nakapokus na doon sa patient meet niya. Hindi na ako pansin. Hindi na ako nalilinig. Nakaginamot na yung anak ko. Hindi naman sila magkasundo ng kachat niya. Sigurado nag-aaway na naman ito tsaka yung kachat niya. Anak, huwag kang ganyan. Nagpapaalam yung tao. Payagan mo. Huwag masyadong mahigpit. Ha? Nagpaalam nga, Bicky, yun. Lulutuin natin namin to guys sa Ramadan. Madami na kami naka-stack sa ref na lulutuin sa Ramadan. Sambusa chicken, sambusa sheep. Tapos ito na naman, cheese. Rolled cheese. Kasi pag Ramadan guys, ano na lang, puro na lang kami instant cook. Instant cooking. Kasi nasa ref na yung mga instant na pagkain. Madami na rin ano, madami na rin karni, natupa, magkaista, tsaka manupa. Nandito pala guys, kasi dito yung ano, pag nag-Ramadan, hindi na sila nag-grocery. Hindi na sila pumunta sa grocery na wala. Bibili na maraming pagkain dito. Before Ramadan, mag-grocery na sila ng isang katirba. Pupunoy na ngayon nila yung dalawang rice. Yung mga grocery, ganun. Pag Ramadan, dito na lang kami. Dito na lang din sila nakatambay. Kinaliktad na nila yung oras ay yung araw guys sa yung panahon. Ganun talaga yung religion nila. Yung mga Muslim. Pag Ramadan, inabaliktad nila yung panahon. Pero yung araw, ganun pa rin. Yung gabi, ganun pa rin. Kinaliktad lang nila kasi sa araw, sila natutulog. Sa gabi sila gising. Sila lang naman gumagawa nila yung binabaliktad nila yung panahon. Pero kahit kailan, hindi mababaliktad yung panahon. Yung araw gagawin mong gabi, papatuwad mo para yung araw maging gabi. Yung gabi maging araw, hindi pwede ganun. Di ba, Nat? B? Iko kang di pwede yung sapu. So, di mo yung kinik pa. Pepakulgan ka pa kay ito. Nga taman, anong rason niya taman na pepakulgan ka? Kaya nga pigayot. Tulad gusto mo pa yung nanangin ito. Masya pa yung kagibo ka ito. Tadi ka mandaw sa chapupi. Ha? Basta di ka na magtayang sorry. Basta may siya yung kuhal ko. Awat na nga ni, pero di ka katayang sa muya. Ito kung tinig ba ka nakalitinit, ano? Magtatapigayos ka kayo.
ganing rason nga tatatigayot ka. Sila silo, so ano. Buyo. Eh, hindi mo nga nilingaw. Paano mo marilingaw na? Kaya nga yung lagi nung dumayo sa iyo patuloy ka. Kasi hindi mo naringaw mo ano. Alam nyo guys, nakakapagod ang mag-abroad. Alam nyo ba? Lalo na yung mga kasama mo. Hindi marunong. Walang ano, hospitalization. Hindi alam ang kalinisan. Kahit lang pagpinta ng kape, kailangan upang sundan para linisin. Kailangan upang sundan na bukunasan yung pinaglagyan nila ng tasa. Iiwan lang nila yung mga bunyo nila. Hindi ko alam kung tunay ba yung mga utak nito. Maganda ba yung takbo ng mga isang ito? Pag kumilos sila guys, parang abnormal. Parang wala lang sa kanila kung may kalat silang may iiwan. Ang pakinggan kasi nila guys, ano yung napakayaman nila para sundan lahat ng kilos nila ng katulong. Pero ang hindi alam ng anak, kasi hindi naman pinapaliwanag ng ama na siyang sa kontrata, hindi pinapaliwanag ng anak, ng ama sa mga anak kung ano ba ang katulong ng katulong at ng ama. Hindi nila pinapaniwanag. Kaya yung mga anak, parang yung komportable silang kumilos na walang halaga. Kumilos na walang ingat. Na basta yung gusto nila yung laging makalat. Tapos wala silang pakialam kung napabago ba yung katulong nila. Hindi, wala silang pakialam. Kalain mo, 5 taon na ako rito pag nagluluto sila ng Lucky Me. Yung mga balot na yun, yung mga pambalot, yung mga pinaguntingan ng plastic, kung saan nila iniwan, doon lang. Kung saan sila nagluto, doon lang nakalagay. Samantalang yung basura, nasa ilalim mismo ng cabinet. O ganun sila ka... Ano yung isip nila? Hindi masyadong nag-work yung isip nila. Ang alam na lang nila, magluto at magkakain yung mga kalam. Wala siya kasi alam. Yung basurahan, kahit maliit na bagay, ganito. Ganitong bagay guys, maliit na bagay na basurahan, iiwan niya lang yan. Hindi yan ilalagay sa basurahan. Kailangan o pang sundan, ilagay sa basurahan yan. Lahat sila, samantalang alam nyo guys, wala man akong alaga itong bata, puro na sila matatalita. Kulang sila sa disiplina. Kulang sila sa disiplina. Tuloy na nga, nagkulang nga, magkabagod na magkakasin. Ang tanda, walang trabaho. Hindi naman. Lahat sila, pati mga sapato, pagkatapos sila gamitin. Ihuhubad nila yung sapato sa baba ng cabinet kung saan natatapad sa cabinet. Hindi man lang yan buksan yung cabinet para ipasok po yung sapato sa ginamit nila. Wala. Nalagay pa nila yung sapato nila sa sahig, pati yung ledges, yung sa talat lang. Susundan mo pa yun ng screens. Ganon talaga sila ka. Walang mo.